Si Henry Brogan, isang 51 taong gulang na dating 4th Recon Marine Scout Sniper na nagtatrabaho bilang isang assassin para sa Defense Intelligence Agency, ay ipinadala upang pumatay ng isang bioterrorist sakay ng isang tren sa Belgium. Pinalaan siya ng spotter ni Henry tungkol sa isang batang babae na papalapit sa target na naging dahilan upang maantala ang kanyang pagbaril hanggang sa huling segundo. Pagkaalis ng bata, agad niyang binaril ang lalaki sa leeg sa kabila ng pagpuntirya sa kanyang ulo. Dahil sa pagkadismaya sa pagpatay, nagretiro si Henry. Sa Buttermilk Sound, Georgia, nakilala ni Henry ang manager sa arkilahan ng bangka na si Danny at muling nakipag-ugnayan sa kanyang dating kaibigan na si Jack. Na nagpahayag na ang isang impormante na nagngangalang Yuri ay nagsabing ang target sa tren ay inosente. Upang mapatunayan, inutusan ni Henry si Jack na makipagpulong kay Yuri. Bilang ganti, planong patayin ng direktor ng ahensya na si Lassiter si Henry at si Clay Burris, direktor ng isang malupit na pribadong kumpanya ng militar na may pangalang Gemini, ay tinanggihan ang pahintulot na alisin siya. Sa pag-aalinlangan na si Danny ay isang kapwa-ahente na ipinadala upang subaybayan siya, nakipagkaibigan si Henry sa kanya. Matapos masira ang kanyang tahanan ng mga ahente ng gobyerno, tinawagan ni Henry ang kanyang spotter, ngunit pinatay kasama si Jack at ang kanyang may bahay. Pinalaan ni Henry si Danny, at pinatay nila ang mga mamamatay tao na ipinadala sa kanila, na pagtanto niya na gusto ng ahensya na patayin silang dalawa. Si Henry at Danny ay tumakas sa Colombia kasama si Byron, dating kasamahan ni Henry. Pansamantala silang nagtago sa bahay ni Baron at nagpaplanong makipagkita kay Yuri. Ipinadala ni Clay ang kanyang isa pang magaling na mamamatay tao upang patayin si Henry. Sa pakikipaglaban niya dito, napagtanto ni Henry na ang mamamatay tao ay may parehong pagkakatulad sa kanya. Pagdating sa isang ligtas na bahay, ang mamamatay tao ay nagpahayag na siya ay ampun lang pala ni Clay na tinatawag niyang anak at bilang junior. Dahil sa pagkamausisa nito sa pagkakatulad niya kay Henry, inutusan niya si Junior na tapusin ang trabaho. Ininungkahi ni Danny na ang mamamatay tao ay maaaring anak ni Henry sa kabila ng kanyang mga pagtanggi. Desperado para sa mga sagot, pinakuha ni Henry si Baron ng isang Gulfstream at dinala sila sa Hungary. Ipinasuri nila ang DNA na nakuha mula kay Junior at natuklasan ni Danny na ang DNA niya at ni Henry ay magkapareho, si Junior nga ay ang clone ni Henry. Nakilala ni Henry si Yuri at nalaman ang proyekto ng pag-clone ng Gemini. Ang lalaking napatay niya sa tren ay isang siyentipiko na sinubukang umalis sa proyekto na nagdesenyo ng isang paraan upang makagawa ng mga clone na walang sakit o emosyon. Tinawag ni Henry si Lassiter na pumayag na ipadala si Junior para ligtas na maibalik si Danny sa Estados Unidos. Habang ipinapasok niya ito sa loob, naglagay si Junior ng bitag para kay Henry na nakapagbigay naman ng babala sa pamamagitan ng isang aparato na naririnig ni Henry na nakatago sa bibig ni Danny. Tumating si Henry na nakaligtas sa bitag at nagawa niyang disarmahan ang mamamatay tao, ipinaliwanag ni Henry kay Junior na siya ay isang clone na inilalantad ang kanilang mga katulad na katangian na hindi alam ng iba. Pagbalik ng mamamatay tao sa Gemini, isang nagdadalamati na Junior ang pumarap kay Clay na nagsasabing kailangan niyang talunin si Henry para mahigitan niya ito. Sa paghahanap kay Henry, si Junior ay nakipag-alyansa sa kanya upang pabagsakin si Clay. Kinikayat ni Henry si Junior na huminto na sa pagsunod sa utos upang maging malaya at mas mahusay. Napatay si Baron ng pasabugan ang kanilang sasakyan sa isang ambush na iniutos ni Clay. Sa kabilang banda kung saan nawala ng malay si Clay pagkatapos nilang maglaban sa isa't isa ni Junior. Matapos nilang talunin ang isang pangkat ng mga operatiba ng Gemini, sina Henry, Danny, at Junior ay pumarap sa isa pang tila hindi mapigilan na operatiba na may espesyal na sandata sa katawan. Nagawa nilang masugatan ito at natuklasang siya ay isa pang kabataang clone ni Henry na walang mga emosyon at kakayahang makaramdam ng sakit. Nang biglang dumating ang clone ng si Clay at nagpaliwanag sa kanyang mga plano kay Junior, sinabi nito na ang mga clone na may mga kakayahang katulad ng kay Henry ay makakaligtas sa buhay ng mga sundalo habang ginagawang hindi kapani-paniwalang matagumpay ang mga operasyon. Sa sobrang galit, gusto ng barilin ni Junior si Clay, ngunit pinigilan siya ni Henry at sinabing kahit patayin niya ito ay di na mababago ang mga pangyayari.
Dahan-dahan niyang kinuha ang baril kay Junior habang nakatutok ito kay Clay sabay kalabit sa gatilyo upang siya mismo ang makapatay kay Clay. Iniyak nila na wala ng mga clone na ginawa at sa wakas ay malaya na sila. Nakipagkita si Henry kay Jr. na nag-enroll sa kolehiyo sa ibinigay na pangalang Jackson Brogan na gamit ang apelyido ng ina ni Henry. At magkasamang pinaplano ni na Henry at Danny ang kinabukasan ni Jackson. Dito nagtatapos ang pelikula, sana ay naaliw kayo at kung nagustuhan nyo ang kwento, pakilike at share para sa mas maganda pang mga video. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na mga video updates. Maraming salamat po!